Hey guys! Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang bagong way kung paano tayo mag-team troubleshooting or kung paano natin gawin ang online or online manual verification 2021. Recently, Manong Bluetooth TV let me know na bago na nga yung way kung paano tayo mag-manual online verification. Again, thank you so much po Manong B. Online manual verification, ito yung way kung paano natin ma-verify ang ating payment address doon kay Google AdSense. Usually, pinadalhan tayo ng PIN, but dahil sa pandemic, sa panahon ngayon, ang tagal ng delivery nito sa ating home address. So dahil dito, nagpapa-resend tayo ng hanggang 4 beses. And after 4 times ikaw nagpapa-resend at hindi pa dumadating ito, pwede na tayong mag-online manual verification or mag-PIN troubleshooting. Paano gawin ito? Tara na, samahan niyo ako sa aking computer screen. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Dayem. I love to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I do some basics tutorials too, like how to create your thumbnail, your channel banner, at iba pa to make our YouTube channel more presentable. So, ayun po, andito na tayo sa ating Google AdSense. Diba? GoogleAdSense.com. Pag-press nyo ng GoogleAdSense.com, ito na po yung lalabas yung homepage ng Google AdSense. So, as you can see, dito sa baba, nakikita nyo, may nakikita kayong ditong verify your billing address. We posted a plea to join to you last July 15, yung last na parisend po. So, chinek ko siya dito, diba? Naka-apat na ako na verify, and until now, we don't have yet the PIN. So, ang gagawin ko, nakikita nyo itong tatlong dot dito. I-press nyo ito, yung tatlong dot na ito, and then help. So, after that, ito na yung lalabas, diba? Ayan yung lalabas. So, ang gagawin nyo kung may nakikita kayo ditong PIN troubleshooting sa baba, diba? Ayan siya, how address verification works, diba? Pwede nyo itong basahin, guys, para hindi tayo mapahaba. Direkta na tayo dito sa my PIN, having problem with your PIN, diba? Nagka-problema ako sa PIN ng aking kaibigan kasi naka-apat na po kami ng parisend at hindi pa ito dumarating. So, I try to press this PIN troubleshooter. So, ganito po yung lalabas. Ito na yung bagong layout ba ang tawag dito? Yung bagong Google AdSense ngayon. So, AdSense PIN troubleshooter. So, when your AdSense earnings reach the verification threshold, which is the $10, we will physically mail you a personal identification number PIN to verify your payment address. Use this troubleshooter to understand your current PIN status and the next steps, diba? Confirm your email. So, ito yung email niya ng aking kaibigan niya nakataas. And then, I press ko dito yung yes or i-tick ko yung yes and then continue. So, and after that, confirm your email. And next is a PIN arrival check. Have you received your physical PIN mailer? So, since hindi pa namin ito natatanggap, ang click ko dito or yung i-check ko is no, I have not yet received my PIN. And then, continue again. And after that, yung pangatlong questions, contact support PIN. So, my contact support PIN. Upon checking your account, it looks like you have already requested for PINs. Yun nga, naka-apat na kami ng request ng PIN. So, in this situation, our specialist team will be able to help you further with the PIN verification. Please contact them directly through this contact form. So, ang gagawin nyo, i-press nyo itong contact form. So, ayan. So, ang name, diba? Dito, ilalagay nyo. Ito yung personal identification number PIN nyo. Dito yung, kung ano yung name na nakalagay doon sa Google AdSense natin, yun din ang name na ilagay natin dito. At saka yung contact email address, automatic na papasok na dito yung email address. And then your AdSense publisher ID. Ito yung PUB. Diba? Itong PUB na to doon natin, ito makukuha lahat sa ating Google AdSense settings. Andun yung PUB na ito. So, and then choose files. Ito yung ID nyo na may address. Diba? Kung ano yung address or even not ID, kahit electric bill or water bill, pwede nyo dito sa files, diba? Para nagpapatunay kung ano yung address dapat sa Google AdSense natin, doon sa settings natin, dapat same yung address doon sa ID or yung sa water bill or yung sa electric bill nyo, same ang address doon sa Google AdSense.
Ayan guys, then ang gagawin ko is, syempre, i-fill out ko ito, and then, of course, hindi ko ma-issue show sa inyo kasi, di ba, confidential eh yun. So, i-skip natin ito, and then, we proceed on the next step. So, after nyo guys, ma-resend yung name nyo, and yung email nyo, and then yung ID nyo, or your water bill, or your electric bill nyo, pag masubmit nyo na, ito na po yung lalabas. Your email has been sent. The form has been submitted to AdSense support. We'll try to get you back. See you within 24 hours if your query is about your own account and it requires action from our side. However, depending on the volume of messages that we receive, it may take up to 48 hours or longer for us to reply. Thank you for your patience. In the meantime, please visit the official AdSense platform to see if one of your fellow publishers has the answer to your question. So, mag-i-email si Google AdSense sa ating guys kung okay or na-approve na ang ating online manual verification. Ganun lang po siya kabilis guys. Ayan guys, maraming salamat po. Bye-bye!